foreigner ang boyfriend ni Mrs. Pakistani idol. Ma, uwi ka na. Nahirapan na yung mga bata, pati sila nadadami sa mga problema natin na ito. Mama, uwi ka na. Para mabuo ang pamilya natin. Hindi ka maintindihan? Ang naiintindihan niya, ma'am, naglalandi ka dyan. Ano, mamili ka na? Kami o ang lalaki? Pa-deport na lang, ma'am? Pa-deport niya lang po. Ma'am, kailan pa kayo dumating? March 8 po. Patapos. Saan mo kayo tumuloy? Nag-hotel po ako, sir. Sa Elegance Hotel po. Dito sa Manila? Opo. Ba't di kayo umuwi ng Itchali? Hindi po, kasi gusto ko pong linawin yung issue na yan po. O nga po, totoo yung mga picture, pero friends po yan. Wala po talaga akong labas, sir. Pero pag may mga kaibigan po akong dumadalaw, pinapayagan ako ng amo ko. Ma'am, friends lang? Opo. Marami ko mga friends, mga staff ko, mga kaibigan ko sa labas. Opo. Never ko ho silang inakbay ang kapicture. Never ho silang humihiga sa dibdib ko. Kasi friends pag walas na yung isang kaibigan na dihiga sa dibdib at sweet, ibang usapan na po yon. Hindi na po friends yun. Baka friends with benefits. Sir, pa yung holding hands po, sir. Hindi ko po yun kamay, sir. Inedit lang po nila sa Facebook, sir. Sino nag-post noon? Yung mga friends saan ko nila po. Pinos? Sa Facebook ko. Oh. Gumamit po sila ng account na yung pangalan ko din po. Bakit nila gagawin yun? Hindi ko po alam, sir. Okay, bakit hindi mo sila sinabihan na pakidelete yan? Kasi ayaw ko talaga ng gulo, sir. Gulo yung nangyari. Mas natatakot ka magkagulo kayo ng mga friends mo kaysa magkagulo kayo ng mister mo at mga anak mo. Dati na pong inanok sa mister ko po yan, sir. Tapos pinaliwanag ko po sa kanya. Hindi siya naniniwala sa akin. Matagal na po yun, sir. Mahigit 2 months na. Matagal na yung 2 months sa'yo? Para naman sa akin, bago lang yun. Ang matagal is 2 years. Sorry po kung ano, sir. Kasi ganun naman talaga ang ano ko sa kanya. Gusto mo magsalita? Hindi totoo. Hindi. Bumalik ka na sa amin para sa mga anak natin. Hindi po ako babalik. Binubugbog po ako niyan. Ay, hindi totoo naman yan. Hindi naman totoo yan. Sobra naman yan. Sir. Sobra naman sinasabi mo. Meron ka bang blatter? Meron po. Nasaan? Nandun po sa Police Itchagi po. Kahit tawagan nyo. Kailan pakita nyo po yung blatter? Mga picture ng mga pasa sa mukha nyo. Then, only then, maniniwala ako. Yun po ang mali ko, sir. Hindi po ako nakakuha. Okay. Saka lang siya kasi nagbago nung dumating na ako, sir. Sabihin na natin, meron siyang kasalanan noon. Pero galing na rin sa iyo sa kanilang siya nagbago. Kasi lahat ng tao nagkakamali. Hindi po, kasi pinagbigyan ko na yan ng chance. Anong ginawa niya kahit buntis ako, sinasaktan ako niyan. Sir, iti-check po namin. Opo, yung sir. Mga police blotter. Opo, sir, kung meron. Para maging patas dito, opo. Ano? Kasi sa oras na makita namin sa blotter na siya ay binubugbog mo at maraming beses palalo na. Opo, sir. Hindi kita tutulungan. Opo, sir. Ako po ay aatras na. Kasi stand ko po talaga yan. Opo, sir. Kaya ayoko nang bumalik sa kanya. Papatayin nyo na ako niyan. Ay, hindi naman totoo yan. Huwag mo naman sobrang sinasabi mo. Binubugbog mo ba siya? Minsan lang po, sir. Nung isa pang anak namin. Isa pala anak niyo. Ba't mo siya binubog? Selosa, sir. Ano ginawa mo? Hindi ko naman sinampan na masyado, sir. Ginampas mo? Oh, ito lang kamay ko lang, sir. Ilang beses? Nung isang anak namin, sir, at saka itong pangalawa lang, sir. Ano naman ginawa mo? Tinulak ko sa cutter, sir. Napada pa lang siya. Tapos, hindi na siya mahinto. Pati yung mga durabak sa mga anak po, minasag-basag niya. Para naman wala kang masabi, nakita mo naman, kinalkal ko yung mga bintang mo sa kanya at nag-amin siya. Ngayon, sagutin mo din naman, ma'am, doon sa Pakistani na issue. Nung pumunta siya na ang Oman, okay pa kayo? Okay pa po. Ano po yung mga napag-usapan nyo nung paalis pa siya? Buwan-buwan siya magpapadala dahil ibibili ko ng kalabaw at ipapakuan ko sa mga pinsan niya. So, maayos yung usapan? Opo. Walang bakas na siya ay kalit? Wala, walang bakas na siya ay magkipaghiwalay? Wala naman po. So, ma'am, maganda palang pag-uusap nyo. Maganda yung mga pangako at kayo yan nag-uusap tungkol sa inyong future. Now, all of a sudden, nawala na yung pangarap na yon, na wala na yung kalabaw dahil pumasok si Pakistani. Ma'am, huwag mong balik tayo na, huwag mo na ipututura sa bugbog. Kasi ang napapansin ko, karamihan po sa inyo na isinusumbong ng mga lalaki na, sir, nambubugbog yan. Kung nambubugbog po si mister, dapat right there and then, iniwan mo na, o dili kaya right there and then, pinakulong mo na, hindi ka humintay na pagkahaba-habang panahon, and then pagdating sa Oman,
basta ka na lang nakapag-isip, ay, binubugbog ako nito, ayoko nang bumalik. Yun pala, ang totoo, meron na itong ka-holding hands na si Pakistani. Sir, hindi po yan. Yung picture po, totoo po yan, sir. Pero yung makipag-boyfriend, hindi po yan totoo. Kasi sa Facebook lang po yan talaga, sir. Aminin ko po, nagkita po kami sa labas ng... Kasi payag naman po yung mga amo ko na... Nagkita kayo? Opo, sa harap po ng bahay. Doon lang po. Hindi, ano yung nasa loob ng sasakyan? Opo, sa harap po mismo ng bahay. Aminin pagkatapos sakyan, di, pwede na kayo nag-drive? Hindi po, sir. Kasi hindi naman payag yung amo ko, nalalabas po kami sa labas lang po. Paano talaga malalaman ng amo mo? Eh wala alam, naman doon sa amo mo yung picture, nasa may mga picture. Alam po yan, alam po yan ng amo ko, sir. Teka muna, anong pakialam ng amo? Eh, day off nyo po yun. Wala po akong day off, sir. So, ibig sabihin, sabi ng yung amo nyo, sinabi, sige, magpa-picture ka dyan kay Pakistani sa loob ng kotse, tapos balik ka na. Pwede ba yan? Okay. Meron pa dito yung mga love forever. Ano ba to mga, di ba? Oh. Ano yan, ma'am? Ma'am, sorry ha, sorry, I'm so sorry. Ito, parang gusto mo sabihin, nagpaalam ka sa amo mo, amo, dyan lang kami sa labas, sa kotse ni Pakistani, mag-picture taking lang kami, pagkatapos babalik na ako. Opo, sir. Sa palagay mo, may maniniwala sa'yo? Sabi ko po kasi may prince po ako na dadalang. Hindi, kaya alam, sa palagay mo, maniniwala ako at maniniwala yung ibang tao dito na ganun-ganun na lamang. Alam ng amo mo na merong asawa, din papayagan ng amo mo na ikaw makipag-boyfriend. So, itong amo mo ang pakukulong namin, susumbong namin sa Oman Authorities na siyang gumagawa ng paraan. Gusto mo? Tawagan nyo ngayong Oman Authorities, sumbungan natin itong amo niya. Ano parang amo mo, ma'am? Sumbong namin. Hindi po kasi pwede, sir. Kasi, hindi, susumbong ko kasi. Sige po, aminin ko po, sir, talaga. Okay. Kasi nung lumabas po ko isang beses lang po, sir. Pero okay, hanggang dyan po yan, alam ng Diyos po. Na hanggang saan? Hanggang lumabas lang po kami. Pero lumabas, may mga kasama. Saan kayo pumunta? May binili lang po kami ng mga barkada ko po, sir. Tapos minsan lang. Anong binili nyo? Yung mga sabon po, ganyan lang po. Tapos may kasama kayo. Nasaan yung kasama nyo rito sa sasakyan? Wala akong nakitang kasama hindi dito. Na po sila, hindi na po kami nagpa-picture, sir. Masaya mo nga, sir. Good morning, crazy lovers. Thank for your time. My dimple queen heart. I promise to stay. If you promise to never leave, I can promise fix all your problem. But I can promise you won't have to face them alone. Love you, dimple heart, highly. So, ma'am, base dito sa mga sulat, sa mga post na nagmamahala na kayo. Aminin ko po na Paul po siya akin, pero nung sinabi kong may asawa at anak po ako yun, hindi na po siya nag-ano. Sabi ko, ayoko din. Kung talagang ayaw mo, hindi ka nagpa-picture ng ganyan. Eh, siyempre nga, remembrance lang daw. Friends, ka mo, nag-I love you na nga kayo. Siya nga, nag-I love you sa akin, diba? Diba, inamin ko naman sa'yo yan dati. Ma'am, kung talagang wala kang gusto sa kanya, sana hindi mo na in-entertain yung kanya mga panliligaw. Opo, nagkamali po. Ako tao lang naman din po kung nagkakamali, pero hindi niya ako pinapakinggan. Ganyan okay, sa... ganito kagawin natin. Sabi mo, nagkamali ka. Opo. Tao ka lang. Opo. Okay, good. Ikaw naman, nagkamali ka. Tao ka rin. Opo. Now, pareho ka nagkamali. Now, alang-alang sa mga anak nyo, kalimutan na natin itong mga picture na ito. Pagkakamali na ito, ihagis natin sa basurahan. Magbalikan na kayo lang sa bata. Ayoko na talaga makipagbalikan sa kanya. Sana, dahil, please, ayoko na, sir. Dahil? Bubugbugin ako niyan lalo. O dahil wala siyang balbas at ito may sir, balbas. Hindi po yan dahilan. Kung bubugin kita, di pakulong na ako, sir. Ayoko kasi ganyan ka na naman dati. Nangako ka pa sa barangay, ayoko na. Sandali lang, sino mas guwapo sa kanila? Ayun ko na, kahit mamatay pa yung mga anak ko, sir, sir, wala ha? Po yan. Mas guwapo yan kasi. Papayag ka ba? Walang ligo-ligo to eh. Po, sir. Mabaho mga kilikili nito eh. Manghit to. Ay, mga ito, mabaho to, hindi na ligo to. Sir, kahit mamatay na po yung mga anak ko, nagkamali po talaga ako, pero wala na po kami niyan. Oo, dami yung mga bata. Oo nga, ayaw mo kasi akong paniwalaan. Ayoko! Ayoko! Sige na, para sa mga anak natin, kalilit pa yung mga anak natin. Ma'am, bakit gano'n? Bakit nadirindiri ka sa kanya? Ayoko, kasi pinayang ako buong mundo. Ayoko, sir. Wala na yung dignity ko po. Hindi ko matanggap. Ma'am, di ba mas lalo nakakaya yung nangyari sa kanya? Ma'am, sandali. Di ba mas lalo nakakaya ito? Mas lalo nakakaya ito para sa kanya? Parang nakakalalaki.
Diba? Ayaw ko sa akin. Para sa mga bata. Kalinit tayo mga bata. Ayaw ko. Ayaw ko. Para sa mga bata. Kalinit tayo mga bata. Sinasaktan mo ko. Mga anak ko! Huwag kong pababayan mga anak ko, pero ayaw kong bumalik. Sana ayaw ko. Ah, huwag na tayo. Okay, okay, okay. Alright, ganito ang gagawin natin. Hindi natin pwede pilitin. Sige, sige. Ma'am, bakit diri-diri ka sa kanya? Hindi po kung diri-diri niyan kasi yung gagawin at sasaktan na naman ako niyan kaya ayaw ko na. Hindi, kasi ang binigay mo reason kanina dahil ipinahiya ka niya sa social media, tama? Okay. Now, hindi mo rin ba siya pinahiya sa pamamagitan ng pag-post ng mga picture na ito? Malaking kahiyan dito sa kanya. Kung meron man gumawa ng kahiyan dito, kayo po, ma'am, kasi nag-post kayo ng ganito, samantalang kayo po may asawang tao. Kayo po ang gumawa ng kahiyan sa sarili ninyo. Sir, ito lang po makawa ko. Ayaw ko na makipagbalikan, pero yung mga anak ko, susustentuhin ko na lang kung hindi ko sila papababayaan kahit gagawa po tayo ng kasulatan. May pangalan naman tayo, no? Itimbre nyo to sa Philippine Embassy natin, sa OWA. Isumbong natin na siya ay nangikipag-apid dito sa may asawa. Pati sir, yung amo, isumbong natin yung amo, sabihin natin yung amo kasabwat. Huwag naman, sir, kasi hindi na, eh, walang pong hanap buhay yan, tamad po yan. Eh, yan nga sumira sa pamilya natin, eh. Please, sir, huwag naman, kasi matamad po yan, eh. Ay, hindi ka naman nagsisinungaling. Sa pamilya namin. Please, sir, huwag naman. Ban ako nagpapadala? Ginagasta-gasta lang pong basta. Magkano pinapadala niyo, ma'am? Padala? 22 po, ganun. Buwan-buwan. Opo, meron pa yung binigay ng amo ko, 42,000 okay, binigay sige. Ko. Yung mga 20,000, sa amo dinala yung mga perang yun? Yung mga utang namin nung nag-pledge sa sir, saka yung mga bigas. Bigas, 20,000? Bigas, ikaw naman, niluloko mo kami. Hindi, sir. Bigas, 20,000? Kasi sabi niya, buwan-buwan, 20,000 eh. Oh. Ay, hindi naman, sir, buwan-buwan, sir. Huwag yun, sir. Hindi naman, buwan-buwan, sir. Sinungaling ka talaga, bakit di mo ba kasi aminin? November, December, hindi ka nagpadala sa amin eh. Hindi mo pa kami kinumusta noong New Year. Noong birthday noong ano mo, hindi mo pa kinumusta. Bago, paano ka na bonbon naman nagpapadala sa amin? Bonbon po talaga ka nagpapadala. Kaya po kami palaging nag-away yan dahil sa pera. Kasi wala naman inalo yung pinapadala ko. Hello po, magandang tanghali po, Ma'am Tamani. Totoo ba na may record dyan si Jian na nambubugbog siya kay Maria? Tinanong ko kasi sa gumagawa ng sira sa amin, sir. Chinek niya po kanina, sir. Then wala naman po silang nakitang record, sir. Wala pong naka-blotter sa amin, sir. Okay, salamat po, mama. Okay, thank sir. You. You're welcome, sir. God bless po. Thank you. Now, balik tayo sa main issue ulit. Wala nang pag-asa magkabalikan. Ako sana, sir. Gusto ko sana, sir, para sa mga bata, eh. Pero sa akin, sir, nagmamakawa ko. Ayoko na talaga. Pero pangako po yung mga anak ko, hindi ko pababayaan. Ganito, since nandito ka rin lang, subukan mo, pilitin mo ng ilang araw. Pagbigyan mo siya kahit tatlong araw, subukan mo alaala sa mga bata. Kasi siya, kinain niya yung kanyang pride. Gusto niya makipagbalikan sa'yo kahit na meron ka ng lalaki. Ba't hindi natin siya pagbigyan naman, maawa ka naman sa kanya, alaala sa mga bata. Sa kanya is alaala sa mga bata, ikaw selfish ka eh. Balikan kay 3 days lang. Ngayon, kung ayaw mo pumunta sa 3 days, anong gusto mong mangyari? Iwalay kami, sir. And? Tuloy ko yan, sir. Pakulong natin to. Oo, pati yung amo. Ito bang gusto mo? Ito ba? Ha? Ito bang picture na ito? Itong gusto mo? Okay. Ito. Sir, wala tayong magawa. Kung talagang ayaw, opo, sir. Hindi natin siya pwedeng pilitin. Opo. At least, you tried your best. Opo. But your best wasn't good enough, sabi pa nga ng isang kanta. So, hindi natin siya pwedeng persahin kasi sa oras na pinansan at pinansan mo siya, eh baka ikaw ay makakasuhan naman ng harassment. Ma'am, bakit parang diring-diri kayo sa kanya? Sir, kasi hindi niya ako pinatawad niyan, pinaliwanag ko sa kanya, tapos dinaan niya pa talaga dito. Kahit sino naman, sir, buong mundo pinakita niya na Makati na kaya talaga ako. Kaya umuwi daw. Yun ang di ko matanggap. Eh, di ba totoo yan? Hindi ba totoo, di ba? Pinaliwanag ko na sa iyan. Kung talagang hindi ka Makati, bakit mo ginawa yan? Okay. Final na ito kasi kanina pa tayo pabalik-balik. Anong pinali? Ang gusto lang sana, kung gusto niyang umuwi sa amin, uuwi na lang. Okay. Para hindi na lang ako magdemanda.
Okay. Ang decision ko po sana, kahit hindi na ako bumalik sa kanya, basta yung mga bata na lang po ang ano ko, sustentuhan ko po sila, hindi ko po sila pababayaan. Yung mga bata, dadalawin mo? Opo naman. Kaya mo dadalawin? Anytime po, bukas po ganun, sir. Pupunta mo? Opo. Now, ang sa akin ma'am kasi, na sana naman lang, bumalik siya sa probinsya, magpakita sa mga anak. Ngayon lang, alang-alang lang po sa mga bata. Kaya nga po. Na opo, makita ng mga bata. Opo. Para sa mga bata. Magkasama sila, na dumating ito, magkasama opo sila, kumusta na. Pagkatapos niya, pwede na sila kung ayaw na talaga. Sir, gagawin ko po yan, sir, kasi mahal ko yung mga anak ko. Yun ang gusto mangyari. Oras na sinaktan niya ito, ako po mismo, si Rafi Tulo po, ang magpapakulong sa lalaki ito. Pero ma'am, hinding-hindi na siya babalik doon sa lalaki dahil sa kapag oras na mabalitaan na siya ay bumalik doon sa lalaki, opo, siya po ay pakukulong ko. Opo. Ipadideport ko, pakukulong ko pa. Opo, sige po, gawin niyo po yan kasi hindi ako panig sa ganyan na ginagawa. At magpapadala ko siya ng pera. Sige opo po naman, sir, gagawin ko yan. So, ganun na lang po. Sige po, sir. Sir Idol, nagpapasalamat ako at makakawin ako sa Isabela at makikita ko na yung aking mga anak kasi namimiss ko na sila. Sana po magkaayos kami ng asawa ko para sa pakapakanan ng mga anak ko at mabuhay ko, Sir Idol.